Yes, guys. Gusto ko lang i-inform sa inyo or ibalita sa inyo, ito yung cumulative revenue ko sa copy trading. So, guys, before March to, ako nag-start. So, makikita nyo, ito yung mga kinapi ko. So, ang earnings ko dito or profit ko dito sa isang traders na to is $1,804. Ito, $46, $295. Bago lang mga to kasi. O, bago lang to, kanina lang to na nag-copy ako. So, ang total profit ko na or revenue ko is $6,991 by just copying itong mga traders na to. So, if you are interested na malaman kung paano yung gagawin, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo. Ituturo ko sa iyo yung step by step na ginawa ko kung paano rin kayo kumita katulad ko ng ganito, $6,991. That's equivalent to sabihin na lang natin na $350,000 or $340,000 profit by just copy trading. Sila po yung nagtitrade. Ang ginawa ko lang is ikakopy sila. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online or internet o kahit nasa bahay lang. So, wag na nating patagalin guys. Let's go! Alright guys, so bago kayo ituro sa inyo kung ano yung gagawin natin sa copy trading, first step na gagawin nyo ay click nyo po yung link dyan sa description at ito na po yung makikita nyo. So, but before tayo mag-start muna sa get started, isi-share ko muna sa inyo, aalamin muna natin anong ba to si Bityard. Alright, so ang Bityard ay based po ito sa Singapore. At ito po ay 100% legit. Okay, so kung makikita nyo yung kanilang website, meron silang 34 cryptocurrency at meron tayong, okay, so derivatives, merong forex at soon meron na po silang stock. Alright, so and the good thing is 5:125 yung leverage at ang minimum investment dito, okay, you can start as low as $2. Alright, so yung legalities naman, ito yung pwede nating makita, yung mga licenses nila, extensive products. Ito yung copy trading plus meron silang easy deposit and withdraw. Okay? So, ang maganda nito guys, 3 clicks lang meron na kayong account. Okay? At meron silang mga English, meron silang Chinese, Russian, Japanese, Vietnamese, Korean, Indonesian, and Portuguese. So, makikita nyo yung kanilang mga licenses dito. So, Accra, sa Singapore, sa United States, Estonia. Okay, so ngayon ay okay, na-feature na rin siya sa Nasdaq, Cointelegraph, and Bitcoin.com. Ngayon, gagawin na natin is once na-click nyo po yung link dyan, click lang natin itong Get Started. Okay, makikita nyo yan. And then, fill up nyo lang mga to. Okay, so fill up nyo lang yung email nyo. Ilagay nyo yung email nyo na valid and active. Then, click mo yung Send. Punta ka dun sa email mo. Meron kang marereceive na verification code at ilalagay mo dito. Kung wala kayong na-receive, okay lang yan. Okay, so, or pwede nyo yung mobile registration. Lagay nyo po yung 63, huwag nyo lang ilagay yung 0. Eh, ganito na yung gagawin mo, 917-123-4567. Yan ilalagay mo. And then, click mo yung send. Meron kang text na marereceive. Verification code, ilagay mo dito. Input mo yung password na valid and active. Yung invitation code guys, optional pero since na-click nyo yung link, automatic na po yan. Ito na po yung invitation code nyo. Then, click nyo lang yung register. And after that, pwede na kayong mag-login. Ganun kadali. Okay? So, papakita ko sa inyo. So, ngayon, nag-login na tayo. Ito yun na yung account ko. Okay? Ito yung mismong account natin dito sa Bityard. So, ibabalik natin. Papakita ko ulit yung kita natin. So, later. And then guys, ang first thing na gagawin mo is punta ka dito and then account security. Kailangan mong i-secure yung account mo kasi this is about money. Okay, so ito ay yung current account. So, pwede nyong lagyan ng authentication. Verified na sa atin, syempre. So, nakita nyo yan guys, nandito yung copy trading management. So, okay, so 6,991 yung cumulative revenue natin. Yan yung mula na nag-start tayo.
Okay, so yan yung ating revenue. So, ang maganda nito guys, kapag okay na yung account nyo, security, click nyo lang po yan, safety advice. Lalagay nyo po yan yung password, pwede nyo baguhin, then maglalagay kayo ng PIN. Okay, after that, okay na siya. Ang gagawin natin next is click natin tong deposit. Kailangan natin mag-deposit. Okay? So sabi nga kanina, minimum of $2 pwede na tayong mag-start. Pero dito sa trading, okay, 10 USDT. Ibig sabihin pala yung $2 pwede na tayong mag-trade. Pero minimum ng deposit is 10 US dollar. Okay? So pwede nating gamitin dito through deposit yung USDT, which is ito ay stable na coin to. TRC20 and Binance Smart Chain or ERC20. Ito po yung Ethereum network. Okay? So, gagamitin natin is TRC20 kung meron kayo. Kung wala, pwede natin tayo maghanap ng ibang mga crypto. So, pwede natin gamitin yung XRP, which is napakamura. 12 pesos lang yata yan para makapag-transfer tayo dyan. And the good thing is 20 XRP yung minimum. So, sobrang liit yan. So, magkano lang yung isang XRP? So, $1. So, ganun din. Mga 1,000 pesos. Okay? So, and then, dapat, pag gagamitin natin yung XRP, dapat merong address at merong tag. Inuulit ko lagi yan. Okay? So, pwede rin yung Paxful, kung meron kayong Paxful. Alright? Or, directang pwede kayong bumili ng USDT gamit po yung mga to. Okay? Yung mga available dyan. And then, guys, pwede rin yung internal transfer. Katulad ko, kung halimbawa meron akong USDT or Tether, you can message me and pwede kitang transferan. Transfer mo sa akin yung pera, tatransfer ko sa iyo Tether na, USDT na. Alright, so let's say, halimbawa, meron na tayong account. Meron na tayong account dito sa Bityard. So, ano yung gagawin natin? So, since ang pinag-uusapan natin ngayon, okay guys, dito pwede tayong mag-trade ng contract trading. Ito yung leverage, pwede rin spot trading, at merong copy trade. Although ngayon, ang pag-uusapan natin is copy trade dahil yun yung pinaka-result natin, click natin itong copy trade. And here, maraming mga traders tayo na makikita. Okay? So, para makita nyo, makita natin kung ano yung pwede. So, dito guys, nakikita nyo, ang followers niya 150 is to 200. Kapag 150, hindi na pwede nating i-copy. Kasi puno na yan. Okay? So, itong maganda dyan guys. So, halimbawa, ito si Atulatado, 148, pwede yan i-copy. Okay? So, dito, bibigyan ko kayo ng tuturuan ko kayo. Okay? So, pwede nyo click tong win rate. Ayan. Malalaman natin sino yung matataas ang win rate. Pero dapat makikita mong ilang days. So, 486 days na ito nagtitrade. Okay? Pero yung trades niya in just 1 month is 3 lang. So yung profit rate niya mababa. Siguro yung isang trade niya mas maliit yung nag-gain. Pero yung mas mababa yung pinaka na loss. Pero walang loss within 30 days. Pero itong profit rate niya, compare yan sa previous na niya. Okay? So, ito naman is, ang win rate niya is 100%, pero 3 lang yung trades din niya. Okay? So pwede rin to si Peter Lynch. Kaya lang, puno na rin. Si Big House, kinapi ko to. Okay? So, mamaya, papakita ko sa inyo. Pili lang kayo, Bitcoin at iba pa. So, ito ay Pilipino. Okay, Pilipino siguro yan. ATBP and then Big House. Pero yung mga finalo ko is puno siya. So, check nyo lang po pinaka followers niya. Pag nabakante, pwede nyo nang i-follow. Ito, pwede nyo i-follow. Pero, ang trading days niya is 190%. Tama, pwede rin to. Pero, ang trades niya lang is 3 lang sa isa loob ng isang buwan. Medyo mabagal. Okay, so, pwede kayo mamili. Click nyo lang yung ganito. Ito guys, pwede yung cellphone. Meron na yata akong video for cellphone nito. Okay? Panoorin nyo yung mga previous video. Pwede rin to si Trade Steven. Kaya lang 150 na rin. Okay? So, pwede rin to si DTS Vili. 89% yung profit rate niya in 30 days. Okay? So, 89, 38.5, then profit and loss ratio. Ang trade niya, parang almost daily meron siyang trade. Alright? So, tayo nagtitrade din dito, kaya lang hindi pa tayo nagpapa-approve for yung ito, copy trade. Okay? So, pwede nyong baguhin. So, halimbawa, tuturo ko sa inyo anong gagawin nyo. So, halimbawa, ito yung gusto natin. Okay, halimbawa lang to ha. Okay? Pero pwede kayong mamili. Kailangan nung mamili. Okay? Kailangan nyo mamili. So, halimbawa, ang pipiliin natin is yung profit and ratio niya.
within 30 days. So makikita nyo, ito yon. 6. Kaya ko na-follow ko siya, si Assassin. Na-follow ko siya, pero hindi ko pa nakikita yung talagang race niya. Pero ito yung pinakamalaki. So CEO Binance. So pwede na siya ngayon, no? Pwede natin siyang i-follow. Okay? So pwede siyang i-follow ngayon kasi 82 lang out. Okay? So meron siyang 418 trades in just 1 month. Okay, marami siyang pag nagte-trade siya. So 230% kung i-compute mo. Okay, so naka-follow ako dito at kumita tayo ng malaki diyan. So pwede rin 'to si Mozy. 66%, pwede na 'to. Volume pag nag-trade 'to. Pero yung profit trade niya is napakalaki. So halimbawa, ito si Mozy, i-add natin ngayon. Click natin yung copy. Okay, ito yung makikita nyo guys. Kung napapanood mo na yung video ko previous yung March, April, ibang-iba na siya. Okay, so ituturo ko na sa inyo. So, pwede na kayong mag, pwede kayong gusto yung ratio nyo lang. Okay, yan yung gusto nyo or fixed count. Hanggang 50 na lang. Before kasi guys, hanggang 500 yata, pwede. So, $5 to $50 na lang. Okay, so ito pwede nyo rin baguhin, pero hindi ko na binabago minsan yan. Okay, so naka-switch. So, pwede nyo rin baguhin yung advanced settings. Okay, so meron may stop loss. Minsan kasi yung stop loss na gagamitin natin, okay, kasi meron silang limit na nilalagay, masisira yon. So, ginagawa ko, okay na siya. At madalas guys, $5 to $10 na lang. Minsan na lang yung $50. So, pwede natin ilagay yung 50. Ito kasi yung daily copy margin, yung ito yung maximum na i-copy niya isang araw. Minsan volume yung iba, pero okay lang yon kasi ganun sila mag-trade. Okay? So, okay na yan. Pwede mo rin baguhin kung gusto mo. Gusto mo lang is 2,000. Ayan. So, unlimited yung stop loss. Okay? So, pwede na siya. Then, click mo lang itong copy. So, ganun lang guys. Makikita nyo dyan. Edit na. Hindi na copy trade. Alright? So, makikita nyo yan. Yung activity niya. Ngayon, kung gusto mong i-check yung mga activities ng trade niya, punta ka lang dito. Okay? Sa copy trades. Manage copy trades. Ayan. So, ito na yun. Parang yung atin ngayon. So, dito, nakita nyo yung total profit niya is 1,804. Ito, si King's Manners is $46. Bago lang to, parang 2 days lang ko lang ikinapi mga to. Okay? So, ngayon gusto nyo i-unsubscribe, pwede nyo click tong edit. Ayan, so, pwede nyo unfollow kung gusto nyo. Or pwede nyo ring i-off lang. Halimbawa, ayaw nyo mag... Kasi, di ba, parang bullish ngayon yung trading natin ngayon. So, pwede nyo i-switch off lang. Okay, off lang yan. Okay, so hindi mo na siya ipa-follow. Ay, hindi mapa-follow yung mga trades niya, pero hindi nyo siya in-unfollow. Kasi minsan, manghirap mag-unfollow. So, pwede nyo i-on, switch on, and then, kung ayaw nyo na talaga sa kanya, is unfollow nyo lang. Alright, so ganun lang kadali. So, dito, makikita nyo naman yung mga trades nila. Punta kayo dito sa, pwede nyo click, check, i-check tong crypto. Okay. Che-check nyo yan. Dito makikita nyo yung mga trades nila. Oh, makikita nyo yan. So, si Follow Assassin. So, may trade siya ngayon bago. Yan. So, 4. Yung profit and loss ratio niya, 4.5. Okay. So, ito yung trade ko naman. Personal. Okay. Ito, may trade sila. Si Follow Big House. Follow Big House. Follow King's Manners. Yan. So, ito yung mga trades nila. Yan si CEO Binance. Meron siyang trade. Yan. Volume siya pag nag-trade. Volume. Kasi tinetest niya yan. Matalo man yung iba, panalo rin yung iba. So, hinahayaan ko lang siya. Minsan, gusto ko rin mag-close minsan. Pero, mas maganda siya na lang mag-close. Kasi, meron siyang sinusunod na pattern. Okay? Kasi kung ikaw, ang mag-trade, mag-close, minsan, baka masisira yung strategy niya. Eh, baka ikaw yung malos. Siya, panalo siya. Right, so ganun lang guys dito sa copy trading. Pero ito yung do your own research. Okay, invest on only what you can afford to lose. Ito ay depende kung magaling ka na mag-trade, eh, hindi wag mo nang pansinin to. Pero kung hindi ka masyadong magaling mag-trade pero gusto mong kumita, okay, maglagay ka lang ng fund mo dyan. Okay, so siguro ang the best na fund na meron ka is siguro mga $200 to $500 to $1,000. So ginagamit ko dyan, meron akong ginagamit for copy trading na $1,000 yata. $1,000 ginagamit ko.
Alright, so makikita nyo yan dito sa fund nyo. Siyempre, ito yung fund nyo. Okay? So, dito sa may assets nyo, makikita nyo yan. Okay? So, mayroong, ito, 1,950 yung ginagamit natin for trading nila. Ayan, so, pero yung fund natin dito sa account na to is, meron tayong $6,363. Okay? So, yun lang yung aking ginawa at pwede nyo rin gawin. So, guys, meron palang mga, meron tayong groups dyan, meron tayong Telegram, at meron tayong, ano ba yung mga dyan? Magkakaroon tayo ng Telegram na merong admin. Pwedeng sagutin yung mga concerns nyo. So, yun lang aking maisishare in this video. Sana nagustuhan nyo at sana nagkaroon kayo ng paraan para, or way para magkaroon kayo ulit ng additional source of income gamit po yung Bityard na ang feature nila is copy trade. Alright, so, pero hindi to guaranteed na income. May mga chances na may loss kayo. Okay, merong loss, pero meron ding gain. So, as you can see, yung aking result is, hindi naman siya, kung kukwentahin mo, may loss, may losses, lahat naman may losses. Pero yung cumulative revenue niya, mula nag-start ako mag-copy trade, is 6,991. Dati guys, nung March and April, medyo magulo to. Volume, tapos ang lalaki, daming mga naliliquidate. Pero ngayon, medyo maayos-ayos na yung kanilang copy trade. Alright, so, pwede nyong itry. Okay, so, pwede nyong itry na mag-copy trade. So, marami na silang binago. Okay, marami ng mga, yung mga problema dati, naayos na nila. At kung makikita nyo, may nag-comment pala kanina, ibang-iba na daw yung logo niya. Yes, nagbago lang sila nung July. Okay, bago na yung logo ng Bityard. So, ito ay legit din, walang problema. Okay, binago lang nila yung logo nila para mas maganda yung Bityard. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching. At huwag nyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-on yung notification bell. So, thanks and bye-bye.